Magandang araw at gabi, mga kakulay. Nais ko lang po kayong imbitahin na sana ay bisitahin din ang channel ng isang kapatid ko sa narration na malapit sa aking puso. Yan po ay walang iba kundi si Malikmata. Lahat po ng kanyang mga kwento ay talagang magaganda na alam ko pong inyong tatangkilikin din. Kaya sana po pagkatapos ng kwento natin ito ay bisitahin nyo ang channel niya. Nasa description box po ang link ng kanyang channel para wag na po kayong mahirapang hanapin ito. Huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe ha! Thank you! Ako po si Deep Red. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan dito sa Deep Red Mystery Files. Mahaba niyang sigaw hanggang sa narinig ko na lang ang iyak ng bata. June 12, 1955, ipinanganak ang anak kong si Rolando Salvador. Napalingon ako sa kwarto at sabay lapit sa asawa ko. Pagkatapos ay kinuha ko yung gamit ko. Maya-maya pa ay dumating na yung kumadrona at inasikaso niya na ang aking mag-ina. Ako naman ay hinarap ko ng muli ang aking mga pasyente. Sa gitna ng panggagamot ko sa mga ito ay hiyaw naman ang hiyaw si Mangkulot sa labas ng bahay. Ang dami niyang pinagsasabi na masasakit laban sa akin. Kesyo, alagad daw ako ng demonyo at mapanglinglang sa kapwa-tao. Sa sobrang inis ko ay kinuha ko na yung aking ita. Kung palapit na ako sa kanya ay nagtatakbo naman siya palayo at nagbanta pa ng babalikan niya ako. Natawa ko ng palihim sa pagtakbo niya. Takot naman pala pag nakakita ng itak. Pagbalik ko sa bahay, iba na ang itsura ng mga pasyente ko. Putlang-putla na sila na hindi mo maintindihan. Kung kaya't walang ano-ano ay pinagpapaslang ko ang mga gumagambala sa kanila. Nung matapos na akong manggamot, yung mag-ina ko naman ang inasikaso ko. Kinabukasan ay maaga akong nagpunta sa taniman ng kalabasa ko para kumuha ng mga bulaklak dahil pasikat na ang araw kay gandang pagmasdan ng mga gulay. Sabi ko sa sarili ko, malapit na akong umani. Biglang pumasok sa isip ko na pasyalan si Jojo dun sa may kamatisan nila. Malayo pa lang ako ay nakita ko na si Jojo nagbubungkal ng lupa. Tapos sa tabi ng sapa may naririnig akong umiiyak. Nang tanungin ko si Jojo, hindi niya rin daw alam na paano nagkaroon ng kubo malapit sa kubo niya. Nung lumapit kami ni Jojo sa kapitbahay niya, ay laking gulat ko sa nakita ko. Isang lalaki ang nakahiga sa sala na nakabalot ng kumot. Pagkatapos ay umiiyak naman yung matandang babae. Pagkatapos ay tinanong ito ni Jojo kung ano bang nangyari. Inang, ano ho bang nangyari? Matandang babae naman ay ayaw tumingin at sumagot. Pagkatapos ay naramdaman kong may kakaiba sa kanila. Kung kaya't kinalabit ko na si Jojo na uuwi na kami. Maya-maya pa ay may bumulong sa tenga ko. Bakit nandito ka? Napag-isipan kong may pinaslang ako kahapon na mambabarang na aswang. Nung lumayo kami sa kubo na yon, sinabihan ko si Jojo na wag lumingon, basta dumiretso lang at napagpasyahan naming umuwi ng baryo. Habang naglalakad kami, nasa lubong namin si Manong Kulot, nakangiti at mukhang masayang-masaya ng mga oras na iyon. Bit-bit ko yung bulaklak ng kalabasa at dahon ng malunggay, tsaka isang perasong bunga. Indo, pasensya ka na kahapon ah. Ang sarap kasi ng tuba. Kangiting sabi nito. Ah, wala ho yun, Mangkulot. O, saan napunta nyo? Wika ko sa kanya. Pupunta ako ng sapa para magpausaw ng hangover. Sakit na ulo eh. Sagot niya. Lumipas pa ang mga buwan.
Pumunta kaming mag-anak sa Maynila. Pumunta kami sa kamag-anak ng aking asawa. Dahil gusto na siyang pauwiin sa Iloilo. Gusto na daw kasing makita ng mga lolo yung apo nila. Dahil may kaya sa buhay yung tiyahi ng asawa ko, ay sila ang sumagot ng pamasahi pauwi. Ayaw ko man pumayag, pero wala akong magagawa. Kinabukasan ay bumiyahe na sila pa Iloilo. Hinatid ko sila sa pier. Noong nasa pantalan na ako, may nakita akong lalaking malaki ang tiyan. Pagkatapos ay naririnig kong kailangan na siyang magamot. Kung hindi ay mamamatay na yung lalaki. Tinanong ko kung saan dadalhin yung pasyente. Ang sagot naman sa akin ng babaeng umaalalay dito ay babiyahe sila papuntang Bulacan. Awang-awa na ako sa lalaki, kung kaya't palihim akong umusal ng buhay na salita. Pagkatapos ay tinanong ko yung babae kung pwede ko bang mahawakan ang kamay ng asawa niya. Sige po. Marahang sagot niya. Sinubukan kong hawakan yung daliri ng lalaki. Napahiyaw siya sa gulat at galit. Nagsalita siya ng, "Sino ka ba? Hindi naman kita inaanawa." Ito ang hiyaw niya sa akin. Doon ko nalaman na binarang siya mismo ng kanyang sariling pinsan dahil sa away sa lupa. Sinabihan ko siyang itigil na ang pagpapahirap. Nung oras na yon, akala mo ay may shooting. Napapalingon talaga yung mga tao sa amin. Pagkatapos ay sinabihan kong alisin yung sumpang inilagay niya sa katawan ng biktima. Binantaan ko ito. Dahil kung hindi, ay papaslangin ko siya. Tinanong ko muna yung babae kung handa silang paslangin ko yung pinsan nilang mambabarang. Naiyak naman yung babae at naglingunan silang mag-anak. Pinaliwanag ko sa kanila na hindi aabot ng Bulacan ang kanyang asawa. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagdesisyon silang paslangin ko na yung mambabarang. Nung mantanggal na yung sumpa sa lalaki ay kinausap ko muna yung mambabarang. Sadyang matigas siya talaga. Kaya walang ano-ano'y muli na naman akong gumamit ng espada ni San Miguel. At doon ay winakasan ko yung buhay ng kanilang pinsan. Nung oras na yon, sakto namang aalis na yung barko na sasakyan nila. Dahil lagi ko namang dala ang mga gamit ko sa panggamot, ay tuluyang ko ng ginamot yung malaking lalaking may malaking tiyan. Nakatitig lang ako sa barkong sinakyan nila habang ito ay papaalis. Nung hindi ko na ito matanaw ay bumalik na ako ng Rizal. Yung taong natulungan ko ay lubos-lubos ang pasasalamat sa akin. Pagkatapos ay sinabihan kong magsimba sila at manampalataya sa Diyos. Pagbalik ko ng Rizal, bumungad sa akin ang balitang mayaman na daw si Mangkulot at lagi daw sa sabungan. Pero ang mas matinding balita ay yung napapabalitang maraming pinapatay. Pagdating ko sa bahay, ako na lang ang mag-isa at yung mag-ina ko ay umuwi na ng Iloilo. Naramdaman ko ang lungkot ng mga oras na iyon. Isang umaga, pupunta sana ako sa Tumana. Napansin kong may mga tao sa gawing pangpang ng sapa. Nung lumapit ako, isang bangkay ng lalaki ang nakita ko roon. Ayon sa chismis, si Manong Kulot daw ang pumatay. At sabi naman ng iba, aswang daw ang gumawa. Ngayon ay palaisipan ito sa akin. Ilang araw pa ang lumipas ay na-harvest ko na yung mga tanim kong kalabasa. Kahit naman papaano ay kumita naman ng konti. Habang kinakarga namin yung mga bunga ng kalabasa sa jeep, sabi ng buyer ko, sabay-sabay na daw kaming umuwi para hindi na daw ako maglakad ng malayo. Habang binabagtas namin ang matarik na daan, napansin ng driver ko yung arkong hugis mukha ng ahas. Nung naligat siya ng tingin, ay biglang tumagilid yung jeep na aming sinasakyan. Pagkatapos ay nabalaho. Halos isang oras din kaming nagtulong-tulong na maiahon yung jeep sa pagkakabalaho nito. Pagkatapos naming makaahon, ay binaybay na namin yung highway. Nagsisigawan yung iba naming kasama dahil nakaahon na kami. Maya-maya pa ay may malaking trailer ng truck ang nakahambalang sa daan. Meron itong kargang mga troso na nagkalat sa daan. Ilang minuto lang ang lumipas, nakadaan na kami at nalagpasan ito. Nang bigla namang sumabog ang gulong namin sa unahan ng jeep. Ano ba naman ito? Kung kailan naman nakikita ako sa gulay ko, saka naman nagkaganito? Bulong ko sa sarili. Nung nakakita kami ng vulcanizing shop, agad naming pinaayos ang aming gulong. Makalipas ang isang oras ay balik na ulit kami sa normal na takbo.
Habang paahon kami sa bitukang manok ay may truck kaming nasalubong na wala sa ayos yung takbo. Sa harap ako ng jeep na kasakay. Kung kaya't kitang kita ko kung paano kami bumangga sa nasalubong naming truck. Sa lakas ng pagkabangga ay tumilapon kami sa lungaw o malalim na hukay. Akala ko talaga ay patay na ako. Bago kasi kami bumangga ay nakatalon ako. At nung pagtalon ko, pumalo yung pinakakatawan ng dumping truck sa harap ng jeep. Naramdaman ko ang lakas ng pagkakabangga at nagkahulog-hulog ang mga kalabasa. Hindi ko talaga akalain na mabubuhay pa ako. Nung idilat ko ang aking mga mata, ay nakita ko si Mang Julio sa ilalim ng truck. Mukhang naghihinagpis sa galit. Pagkatapos ay tinuturo niya ako at pati iba ko pang kasamahan. Doon ako napasigaw sa galit. Demonyo ka! Sunod-sunuran ka sa Diyos mo! Mahabang sigaw ko. Igagalaw ko sana yung paa ko ngunit hindi ko ito maigalaw dahil naipit ito sa mga nakalas na gulong. May naririnig akong mga nagiiyakan. Ngunit hindi ko sila nakikita hanggang sa lumapit sa akin ang katawan ni Mang Julio. Espiritong demonyo na, napapalibutan ito ng maitim na usok. Ano inyo, hanggang dyan ka lang ba? Wala ka ng kamay na kayo na kalaban. Pangbubuli niya sa akin. Unti-unting binabalutan ako ng maitim na usok. Yung sanbenito ko, gusto niyang kunin. Gumamit pa talaga siya ng ibang tao para mahiklat sa dibdib ko yung sanbenito. Paglingon ko ay nakita ko ang driver ko. Lasog-lasog ang kanyang katawan. Pero yung kaluluwa niya, ang siyang lumapit sa akin para makuha yung sanbenito ko. Hanggang sa... Dito! Dito may tao! Hiyaw nila. Nung may nagsalita ng tao, bigla silang nagpulasan. Pero yung sanbenito ko, hindi nila nakuha sa akin. Dahil may mga dumating na. Pagkatapos ay nakita ako ng mga tao. Oh! Dito may buhay pa! Hiyaw ng lalaki. Dalawa lang daw kaming nakaligtas. Yung isang boy ng buyer ko at saka ako. Manong! Himala po, buhay po kayo. Yung isa dun, naghihinalo po. Wika ng tao. Di ganun kadali na alisin ang mga nakadagan sa akin. Kahit ako, nagtatakang panong buhay pa ako. Nung inalalayan nila ako, ilang minuto lang ang lumipas, ay tiningnan ko yung iba kong kasama na wala ng buhay. May isa pa nga na tirik pa yung mata nung nawala ng buhay. Sobrang naawa ako sa mga nangyari. Bumalong yung luha ko sa galit. Halos pamilya na ang turing ko sa mga taong nawala ng buhay. Natulala na lang ako at nag-iiyak at para bang binging-bingi ako sa mga naririnig. Wala na akong nagawa. Yun bang kinakausap ka? Tapos, ang dating ng boses sa'yo ay tinig lang hanggang sa inuuga na pala ako ng buyer ko at sinisigawan. Indo! 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 Tinig ni Joel hanggang sa bumalik ang ulirat ko kay Joel. Ano ka ba, Indo? Hindi lang ikaw ang nawalan. Hiyaw nitong naluluha. Pagkatapos ay may mga dumating ng mga tao at sinakay kami sa sasakyan hanggang sa... Dinala kami ng ospital. Si Joel naman ay may sariling sasakyan. Kaya jeep lang namin ang bumangga sa truck. Nung makarating kami ni Joel sa ospital, ang daming tanong ng nurse sa akin. Bihira ko lang sagutin. Kesyo, nabagok daw ba ako? O nabalian? Naiirita ako sa mga tanong niya. Tapos huling salita ako sa babae. Wala pong masakit sa akin, ma'am. Ayos naman po yung kalagayan ko. Ang asikasuhin niyo po muna yung kasama ko. Irita kong sagot. Kahit si Joel ay nagulat sa inasta ko. Hanggang sa nagpa siya na kaming umuwi. Lumipas pa ang mga araw. Binurol na yung mga kasama ko. Di ako makapaniwalang isang iglap lang ubos silang lahat. Di ako masyadong kumita sa inani kong gulay dahil kalahati lang ang ibinayad sa akin ng buyer. Ilang araw akong nagkulong sa bahay. Halos na trauma ako sa mga pangyayari. Isang umaga ay kinising ako ni Auntie Linda. Kinalampag niya ang dingding ng bahay ko. Indo? Indo! Hiyaw ni Auntie. Dahil sa lakas ng pagkakakalampag, akala ko'y bumangga yung bahay namin sa truck.
Ano po ba yun, auntie? Tanong ko. Punta ka daw sa bahay. Pinapatawag ka ng uncle mo. Balatan mo daw yung mga palaka. Ang dami nilang nahuli kagabi. Pati si Kaloy. Utos ni auntie. Ilang minuto lang ang lumipas ay pumunta na ako. Uncle, asa na ba yung palaka? Pangbenta ba yan o pangulam lang? Tanong ko kay uncle. Andiyan ni Doc sa buslo. Ang dami niyan. Lakas kasi ng ulan kagabi kaya halos pulutin na lang namin yung mga palaka eh. Wika niya sa akin. Nung tingnan ko yung buslo na sinasabi niya, wala naman akong nakitang palaka, kundi puro dahon at damo at saka sanga ang nakita ko doon. Uncle, alala ko ba maraming palaka? Kung tanong sa kanya. Oo nga, marami nga. Takang sagot niya. Sa harap mismo ni Uncle ay itinakta ko yung buslo. Ipinakita ko sa kanya na ang laman ay puro damo, dahon at saka sanga. Napailing ako ng mga oras na iyon. Nalin lang na naman si Uncle ng mga kung anong klaseng elemento. At maya-maya pa, humahangos ng takbo si Paring Kaloy. Nung makita niya kung hawak ko yung buslo, di agad siya nakaimik hanggang sa... Pare, ba't ganon? Pares kaming maraming huling palaka kagabi. Nung tingnan ko ngayong umaga, puro bato at balat ng tulya. Sabi ni Paring Kaloy, nasermonan ko yung dalawa dahil kahit ako, di rin makapaniwalang naisahan sila ng mga mapanglinlang sa paligid. Ayon sa dalawa, nasa lubong daw nila kagabi si Manong Kulot kahit malakas ang ulan. Parang baliwala lang sa matanda yun. Tapos ay parang iba daw ang tindig nito. Noong araw na yon, pumunta kami ni Uncle sa pinag-anihan ko ng kalabasa. Habang nililibot ko yung iba ko pang tanim na saging at papaya at saka langka, ay napansin kong may sumusunod sa amin. Uncle, huwag kang lilingon sa likod ah. Talagang makapala mga mukha ng mga elementong nakasunod sa atin eh. Bulong ko kay Uncle. Nasa likod na ba natin? Nauutal niyang sagot. Oo, huwag kang magpahalata. Pabulong ko rin namang sagot. Hanggang sa umabot na kami sa dulo ng sagingan, naamoy namin na parang may patay na tao sa sobrang baho. Nang mapansin kong biglang may tumawid sa likuran namin ni Uncle. Ay, kabayo! Hiyaw niyang gulat. Binunot ko yung punyal at winasiwa sa hangin. Nang gugulat lang ang mga elemento, kala nila ay masisindak nila kami. Tapos, nung matunto namin ni Uncle yung mabaho, isang bangkay ng tao ang nakita namin. Paghawi ko sa talahib, nakita ko ang isang lalaking pumapangas ng lamang loob. Sa gulat niya, ay napatakbo siya ng papalayo. At nung malayo na siya, umangin ang pagkalakas-lakas. Noong oras na yun, ay kalat na kalat na ang balitang may aswang na talaga sa lugar namin. Pag-uwi namin ng bahay ni Uncle, ay napagbintangan pa kami na kami daw ay isang aswang. Kampon daw kami ni Satanas. Bumunta sa bahay namin si Paring Kaloy. At siya ang nagsabi sa akin na si Manong Kulot ang nagkakalat na kami ang mga elemento. Kaya nung sumunod na araw ay nakatayo ako sa labas ng bahay nila Manong Kulot